naka-LS jud ko tanan ato kay nako na ko check sa motherboard pagkahuman para na ko akong gi-assume ba na ah guba siguro ni kaning processor ni akong computer kay murag ingon ani yung tinitabo dili mo andar ba. So gi-check na nako may mukat mo siya paw akong mag-ibong ko itong pag nakoy klase niya mapaw na yung akong computer. So akong ipasan na ang motherboard ang guba. So nag-ilis na akong motherboard. Huwag yapon mo under. Napayat na akong kanang processor. Huwag yapon mo under. So daghan ko nagasto. Usan na lang lagi ako mapulihan. Ang kanta naman lang power supply. So sa wala pa kay bawang sa ng power supply. Dara power supply. Familiar naman yung power supply. Naadin na mo na yung power supply. Mo na siya generic na power supply. Gilidin ako, gilidin ako through rated. Yung under bitaw na. So mo to karon akong computer duha na ang isa na sa laboratory diya sa Carmen kay akong mother may ipaman diya sa naman sa diya sa San Agustin laboratory. Okay, so mo na importante sa IT, sa IT ta depart sa IT na to nga course dita mo troubleshoot mo shortcut ta para sa kung ibuhat nilargo ko motherboard o sa CPU ba. So tawtaw na nung ito na itabo. Muna, lesson learned. Muna akong i-share sa inyo na paulhin na check ang motherboard. Unahan ito, troubleshoot sa power supply, sa mga wire. Okay? Next is desktop PC keeps restarting. So, another cause of this problem is hugaw ato ang CPU. Muna masig restart. So, why? So, I have mentioned also last na to na meeting na mo-restart yun na ang CPU kay the same sa sakyanan nga na siya warning niya the same sa yan ba na sila warning sign ang sa ang nakailainan ng nila ang sakyanan bisag overheat na mudagan pa pero ang sa CPU once overheat na siya mo paw na siya giyaha. So muna masigi siya restart hindi mo siya musugot nga madamage ang imuhang CPU. Nakadesign naman ng mga motherboard na karon nga automatic siya mo trip off mo restart siya. Okay, so makumain kayo ang masiman ni restart. So first ito tanahon ang iyang CPU. Okay, so ato taon dito iyang cooler. Kung napabay thermal paste, napabay, nagtuyok pa ba ang fan. Okay, so mag-ilis ng thermal paste ani mga recommended is mga 2 years, every 2 years ilis ng thermal paste. Okay. Pero kung hindi kayo heavy user lang, pwede rag ko ani mga 5 years or 3 years. Okay, make sure your power supply. Mo na yung importante yung power supply, no? Yung pag may gamay na siya, pero usa gina siya importante sa tanan kay sa kaan pa na siya, mo na siya nagatag ato ba yung computer is mechanic, electrical ba independent. So kung may kurente, di kin siya makaperform maayo. Okay, sa kung sasakyanan pa na ang makina sa ang makinaan niya ang iyang CPU. Pero ang nakatag niya kung sa may kung na makina mo andar bigway gasolina. Okay, so ang kani power supply mo nag na siya ang gasolina sa tuang computer. So importante nga na efficient ang atong power supply para maka-perform effectively ang ato ang PC. Next is desktop keeps freezing. So muhang ba. Okay, so na pwede ko ipakita ani hadjet lang. Kaning so kaning masita restart nato siya nasi usa ka pagi ani para ma-avoid nato ha na dili siya masig pong-pong. Pero na siya risk. Kung ma-overheat imong PC, wala na gyud. Ma-overheat na gyud siya, di man siya mo restart. Dara. Arta sa my computer tapos i-open nato ang my computer. Then system properties and advanced system settings. So once na nakasa advanced system settings, ayta sa startup and recovery. Okay, pwede na to ni i-uncheck ang automatically restart sa system failure. So once we uncheck that, dili na siya mo restart. Pero masisa pa dayon og under bisag init na siya. Okay? Ika system failure na ikagbong na sa temperature, mo under yapon siya pero wala kay ba nagbaga na diya awa na. It's too late na. Kung di na wonder, wala na. Nagupa na. So, I don't recommend nga ato ni siyang i
unchecked. So it mas maayo kung naka-default lang. Pero uban mo ni pamaagi sa ubang IT ha, pati mas sige start. So next up, PC keeps freezing. Kanaming untag freezing, wala na ice ato ang kaning desktop ni musiglag hang up ba natin i-open ng application mo hang siya. So unsa pa agi? Fixing or replacing the power supply. Okay? So kani siya ko ana ni. Para nako dili na ni generic. Okay, na murag na ay 6 pins diri. Oh no, sa fan din ni. Bigin makita og tarong. Pero kani murag modern naman ni siya. So either ano sa generic or true rated na. Explanation for that is when your PC cannot get enough consistent power, it starts to freeze. Okay, so the same na to explanation sa I say, no? If ang atong GPU nga install is generic lang, if example na-amang generic ka nga 12 pins na atong napugusugtado sa atong graphics card, muna na masingot-ungot. No? Same po sa sakyanan, no? Kung ang sakyanan, ang iyang gasolina, butangan o tubig o gamay ra, hinay mo dagan, magpurot-purot. So, it's so importante din yung power kaya muna siya fuel sa tuwang PC. Kasi unsa ka powerful sa tuwang sa tuwang sakyanan, kung wala pa na V8 engine pa na diha, lindot pa na dag makina, bisang atong di gina mo andar tarong basta bati atong ibutang ng gasolina. Same sa tuwang PC. Bisang pag 100,000 ang worth sa tuwang PC, basta ang power supply, baratohon na, generic lang. Wala na. Mag-cause na tanang trouble na hinay, mag-ungot, mag-freeze. Okay, then next is importante po na ito ang health sa itong HDD o SSD. Okay, so muna siya kung install na itong Drive Sentinel para makita na ito ang health sa itong PC. So kaya din, pwede na siya ang katawag na defragging. Mag-defrag na. Kaya muna yung Drive Sentinel. Makita na ito ang isang brand sa itong hard disk. Then pila yung performance o health kung 100% pa na di na nyo maalidaan. So mata na mo sa din ang defragmentation. So defragmentation is the process of consolidating fragmented files on the user's hard drive. So files become fragmented when data is written to disk and there's not enough contiguous space to hold the complete file. So storage algorithms break the data apart so that it will fit into available space. Okay, so unsa man ang example ana sa defragmentation? Grabe oh. So kung wala pa na gidefrag, nasikit-sikit ang mga files, pero kung i-fragmented nimo, magbuwag-buwag siya. So it is daghan nag ma-available nga files. So mura na siya katong mag-burn tag CD ba? Na if mapuno na, wala na puno, full na. So kung i-defrag niya, magbubuwag siya, no? Na yung files diri, na yung files sa layo, nasa dool, nasa kinalayuan. Okay, I hope nakuha ninyo unsa na defragmentation na. So unsa ang pag-defrag? Arita sa atong computer. Then atong i-defrag ang kintahit, drive D. Yeah. Properties. Ano yung muna siyang itawag disk clean up. So na-defrag man to karon disk clean up na yung nakabutang. Okay. So kabalo na ta. O oh, kita mo na sa ato ang pag-fragment, pag-defrag na to siya, nabubuwag na ang files. So kita yung blue ni tanan diri, ibubuwag niya, nanilagyo. So muna yung purpose sa pag-defrag. So recommended na siya if ato ang hard disk is puno na. And karaan na ba, kung nang i-defrag na. Pero so, kuha, brand new pa man, wala pa kong mag-defrag. Katong karaan ako nga PC, masyong defrag ato. Okay. Keyboard not working. So, so paagi ang pag-trouble ani. Simple ra, ibutaon lang, IT. No? So, itos lock, ang USB, tangtangon. Kanya akong keyboard nga mechanical mo, masiging yun ana. So, kanina, ang USB na no, tangtangon na itong USB, itaon, itos lock balik. Ibut, itos lock na sa IT. Balik-balik lagi na sa IT na to, ibutaod lagi yun. Para mo, reinstall ang iyang naka-embed nga drivers or system software.